So ating pumasahin po na ang salita ng Diyos. Buksan po natin sa Lumang Iban, sa Aklat ni Job. Job chapter 34, mula po sa verse 29 hanggang sa verse 37. Ito pong sinasabi sa wikang Banyaga. But if he remains silent, who can condemn him? If he hides his face, who can see him? Yet he is over individual and nation alike, to keep the godless from ruling, from laying snares for the people. Suppose someone says to God, I am guilty, but will offend no more. Teach me what I cannot see. If I have done wrong, I will not do so again. Should God then reward you on your terms? When you refuse to repent, you must decide, not I. So tell me what you know. Men of understanding, declare. Wise men who hear me, say to me. Job speaks without knowledge. His words lack insight. Oh, that Job might be tested to the utmost, for answering like a wicked man. To his sin, he adds rebellion. Scornfully, he claps his hands among us and multiplies his words against God. Kung ipasya ng Diyos na huwag bumibo, walang maaaring sa kanya'y magreklamo. Kung kanyang talikuran ang sanglilikha, ang tao kaya ay may magagawa. Walang magagawa ang anyamang bansa upang makaiwas sa pinunong masasama. Hope, inamin mo na ba sa Diyos ang iyong kasalanan? Nangako ka na bang titigil sa kasamaan? Hiniling mo na bang sa iyo'y ipaunawa ang lahat ng iyong masasamang gawa? Nangako ka na bang titigil na nga sa mga gawaing di tama? Sapagkat sa Diyos ikaw ay lumalaban, ibibigay kaya niya ang iyong kailangan? Ikaw ang magsabi ng iyong papasyahan. Sabihin mong lahat ang iyong nalalaman, ang taong mayroong taglay na talino na makarinig sa akin magsasabi ng ganito. Ang salita ni Job ay bunga ng pamangmangan, at lahat ng sinasabi niya ay walang kabuluhan. Isipin ninyong mabuti ang mga sinasabi niya. Ang mga sagot niya ay sagot ng taong masasama. Dinarandagan pa niya ng paghihimagsik ang kanyang mga kasalanan. Inahamak niya ang Diyos sa ating harapan. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan muli natin si God. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ayan. So, sino po sa atin ngayong araw ang nakaranas ng kabutihan ng Diyos? Taas ang kamay. Ayan. So, sino po ang nakaranas ng mga answers sa kanilang prayers? Taas ang kamay. Ayan. So, lahat tayo nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Tama po ba? Yes. So, sometimes, beyond pa sa ating inaasahan, yung ipinapa-experience sa ating Lord na kabutihan. Na talagang masasabi na lang natin minsan, thank you, Lord. Okay. Amen po ba? Pero nagtataka ako kapag nagtatawag na ng mga magpapatotoo, walang natalyo. Ano po? So everyday, ano po, sa araw-araw ng ating pong mga buhay, hindi nagsasawa ang Diyos na buksan ang durungawa ng langit para tayo ipagpalain. Amen. Naniniwala po ako dyan. Dahil araw-araw, sa iba't ibang pamamaraan, tayo ay tumatanggap ng mga pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? So, bago tayo mag-start ano, sa ating pong pagninilay, nais ko pong ilagay ninyo sa tapat ng inyong dibdibang inyong dalawang kamay. Ayan. At sa himig po natin mapapakinggan, ano, if you know this song, ay awitin natin ito na nagmumula sa ating pong mga puso. Ano, pasalamatan natin ang ating pong Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay, kahit na minsan, hindi talaga nawawala yung mga problema. Mga problema maliliit o problema malalaki, but still, mabuti ang Diyos. Amen. And we have tasted and have seen the goodness of the Lord over our lives. Tasted of your praise, you have shown me.
Broadcast mula po dito sa Macau at mapagpalang gabi o araw po sa inyo. So stay good lang po kayo dyan at samahan niyo po kami makinig at magdilay ng salita ng Diyos. And especially, nag-message sa akin yung nanay ko kanina, no? So sabi niya, Kuya, lagi naman kami nanonood sa'yo, batiin mo naman kami. O yan, ma, binabati na kita. Batiin na po tayo. So, tonight's gospel, ano, or yung mabuting balita ng ating pong Panginoon, nating pinaghinilayan ay galing po ano sa Book of Job, ano, sa aklat ni Job. At kilala naman po natin si Job na isa sa pinakamatutuwid na taong namuhay dito sa mundo. Amen. Ano, but despite of his being a good person, dumanas pa rin siya ng matitinding struggle. Marami siyang matitinding bagay na pinagdaanan. Sabi nga ng ilang mga Bible scholars, ano, unimaginable yung kanyang pinagdadaanan. Na para bang pag sa isang tao dinanas niya yung pinagdaanan ni Job, parang sasabihin ng tao, Lord, this is too much. Ano, kasi dumating yung pagkakataon na nawala lahat ng kanyang ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, ang kanyang mahal sa buhay, iiwan na siya ng kanyang asawa, tatalikuran na siya ng kanyang mga kaibigan, ano? Nagkaroon pa siya ng matinding sakit sa balat. Ano po, hindi lang yung keto, ano, matinding sakit sa balat. And so, kung iisipin po natin yung kanyang mga pinagdaanan, those suffering na kanyang na-experience ay, sabi nga, beyond imaginable things. Pero sa kabila nun, nanatili pa rin siyang nananampalataya sa Panginoon. Nanatili pa rin siyang naniniwala na ang Diyos ay mabuti. Amen po. Nanatili pa rin siyang naniniwala na yung kabutihan ng Diyos hindi mawawala sa kanyang buhay. And so, bilang magsisimula po, no? Pwede pong pakalipat yung slide. Ayan. So, meron po magandang tanong para sa bawat isa sa atin. Ayan. So, nababasa niyo po ba? Yes. Sabi niya, no? How long will you wait for someone? Gaano ka katagal maghihintay para sa isang tao? So siguro itong paghihintay na ito, naiisip natin ano, yung sasagutin kaya ako nang nililigawan ko. Ano? Pero how long will be waiting for someone? Marami tayong hinihintay mula sa isang tao. Marami tayong hinihintay na pangyayari. And most especially, marami tayong hinihintay na blessing mula sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Amen. So siguro may mga bagay tayong ipinipray request natin 10 years na. Pero hanggang ngayon, wala pang answer si Lord. So ito yung hinihintay natin. Tama po? Siguro naghihintay tayo ng promotion for over 15 years. Or siguro nag-promise sa atin yung isang tao na sige, sa ganitong araw, sa katapusan, babayaran kita sa utang mo. So ang tanong mo naman, kailan katapusan?
katapusan ng earth, katapusan ng taong 2021, no? So maraming katapusan. So lahat tayo meron kanya-kanyang hinihintay. Pero ang tanong ano, gaano ba tayo katagal na maghihintay? And so, pamindan po yung next, ano? So, edi mas magandang tanong, how long will be waiting for someone to respond? Ayan. So, sino po nakaranas na ma-sing zone sa kanyang chat? Asang kamay? Sing zone. Ayan. Yung nag-chat ka, namumusta ka, pero tinignan lang, hindi mo nag-react. Ano? So, sing zone po ang tawag doon kasi na-sing ka, na-sing. Nakita lang. Ano? So, term yan ng mga millennials. Ano? So, siguro, nakakaranas tayo yan sa ating mga buhay. Na minsan, nasi-sin zone tayo. Nagme-message tayo or nag-chat tayo, tumatawag tayo sa isang tao, but it seems like they're trying to ignore us. Tama po ba? Nakakaranas tayo niyan. At madalas nararanasan natin yun kapag alam ng tao kinakamusta natin, nasisingilin natin siya sa utang na. Sa utang mo. Tama po ba? No? So sabi nga, ano, dyan daw minsan magaling yung tao. No? Pagkatapos mga musta, susundan niyan, pa-utang naman. Ano? And so, how long will be waiting for someone to respond? Isa sa pinakamahirap na bagay sa mundo mong ito ay yung maghihintay ka sa tugon ng isang tao. Siguro sa mga online sellers, ano, ayan, di ko lang yan, dito sa Macau, maraming online sellers, maraming magmamine sa iyong product. Maraming magbubuk sa iyong product, mau-order ng ganito. Pero ang tanong, sa oras ba at sa araw na inyong pagkikita, sumisipot ba sila? So siguro 15 minutes or 30 minutes ka maghihintay, parang mababother ko, mag-worry ka. Pupunta kaya itong customer ko na ito na umorder sa atin? Ano? So, nandun sa atin yung feeling na maghihintay ka. Nandun sa atin yung feeling na mag-worry ka kasi baka hindi ka nasiputin ng iyong tatagpuin o kikitain. So, bilang isang tao, mga kapatid, ito yung pinakaayaw natin. Ang pinaghihintay tayo. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, gusto mo ba? Gusto ba? Ang pinaghihintay ka. Ano kayong sagot mo? Ayaw. Siyempre ayaw. Ano po ayaw natin? Yan yung ayaw natin ginagawa sa bawat isa sa atin. Yung tayo po ay pinaghihintay. And so, ito po yung magiging topic natin for this evening. From the next one slide. Ayan. When God is silent. Sa mga panahon na silent si Lord. Ito yung mga panahon na parang naka-silent mode si Lord. Na para bang every prayer natin, parang hindi siya nangungusap sa atin. Sa lahat ng daing natin sa Kanya, parang wala tayong narinig na tugon mula sa ating Panginoon. Sa lahat ng panalangin natin sa ating Panginoon, na para bang ang tagal niya bago tumugon sa atin or ang tagal niya bago pakinggan yung ating mga prayers sa Kanya. So ito yung mga bagay na maganda po natin gawin sa mga panahon ng pagkakataon na nararanasan natin yung silence ng ating pong Panginoon. And you know what? Sa mundo pong ito, no, nasanay na tayo sa sobrang dami ng ingay. Yes. Tama po ba? Nasanay na tayo sa sobrang dami ng ingay to the point na kapag tahimik ang paligid, nangangamba tayo. Tama po ba? To the point na kapag paligid ang... To the point na kapag tahimik ang bahay, nangangamba tayo. Kapag tahimik ng bahay, ano kayong meron? May surprise po sila. No? So, nangangamba tayo kapag katahimik ka na. But ito yung magandang bagay. Only in the silence of our hearts and in our minds, dito natin maririnig ang pag-uusap ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, we all experience to be troubled. Maraming bagay ang ibibigay sa atin ng alalahanin. Yung future ng ating mga anak, yung future ng mga mahal natin sa buhay, siguro yung kaibigan natin na nagsisuffer sa ngayon, na matindi ang pangangailangan, no, so siguro nag-worry tayo kung kailan bang pwede nang makauwi, kung kailan bang matatapos itong pandemya na ito. Maraming bagay nang bibigay sa atin ng worry. Maraming bagay nagka-cause ng anxiety sa bawat isa sa atin. And most of the time, itong mga bagay na ito, kapag hindi natin nako-contain, kapag nakukulangan tayo sa pananampalataya, ito yung nagbibigay ng alalahanin o yung nagpapahina ng ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya sabi, overcome your fear with faith. Pagtagumpayan po natin yung mga takot, yung mga alalahanin sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito yung sinabi sa atin ng ating pong Panginoon. Ano po? Huwag tayong mga magba o mababalisa. Be strong and take courage. Amen po ba? So, when God is silent. So, sa mga panahon na tahimik ang ating pong Panginoon, ano po yung mga bagay na dapat po natin gawin? And, but before that,
Next slide po. Yan. God answers prayers, but sometimes, God is silent. Yan po ang tatandaan po natin. He always answers our prayers. Pero minsan,